Magandang araw sa inyo. Ako si Teacher Mercy, ang gagabay sa inyo sa gawain ito. Gagawin natin ngayon ang gawain pagkatuto o activity sheet sa Health 1, unang quarter, ikapitong linggo, kung saan tatalakayin natin ang mga masusustansya at di masusustansyang pagkain. Pero bago natin simulan, ihanda mo muna ang iyong mga kagamitan, kagaya ng lapis at ang iyong activity sheet. Tawagin mo na rin kung sino ang gagabay sa iyo sa aralin ito. Makinig ng mabuti sa ating talakayan dahil pagkatapos ng ating talakayan ngayon, inaasahang magkikilala mo ang masusustansya at di masusustansyang pagkain at masasabi mo na rin kung ano-ano ang magiging epekto sa ating katawan ng pagkain ng mga di masusustansyang pagkain. Gusto mo bang alamin kung ang iyong kinakain araw-araw ay masustansya o hindi? Aalamin natin. Sa pang-araw-araw nating pamumuhay, kailangan nating kumain at uminom ng tubig para mabuhay. Sa ating mga Pilipino, tayo ay kumakain ng 3 beses sa isang araw. Ang pagkain ay siyang nagbibigay sa atin ng bitamina at nutrisyon na kailangan natin sa pang-araw-araw na pamumuhay. Karaniwang ang pagkain natin ay nanggagaling sa halaman, prutas at hayop na nakapagbibigay ng nutrients kagaya ng carbohydrates, fats, protina, bitamina at mineral na nakakatulong sa ating katawan para tayo ay palaging malakas at malusog. Lahat tayo ay gustong kumain ng masasarap na pagkain. Pero minsan, ang inaakala nating masasarap na pagkain ay siyang nakakasira sa ating katawan. Marami ang pagkakaiba ng masustansya at di masustansyang pagkain. Unahin natin alamin kung ano ang masusustansya na pagkain. Ang masusustansyang pagkain ay ang mga pagkain na nakapatulong sa ating katawan para manatiling malusog at malakas ang ating pangangatawan. Mga pagkain na nakapagbibigay sa atin ng tamang nutrisyon, lakas at vitamina na kailangan ng ating katawan. Halimbawa nito ay mga prutas tulad ng saging, orange o dalandan, dragon fruit, mansanas, mangga, pinya at iba pa at din kagaya ng beans o patani, talong, pitsay, patatas, wombok, repolyo at marami pang iba. Ang katawan din natin ay nangangailangan ng isda at karne, ngunit ito ay dapat nasa katamtaman lamang. Hindi lamang yan, ang katawan din natin ay nangangailangan ng gatas, keso at itlog at marami pang iba na nakapagbibigay ng vitamina, lakas at nutrisyon sa ating katawan. Aalamin naman natin kung ano ang di masusustansyang pagkain. Ang di masusustansyang pagkain ay mga pagkain na nakakasira sa ating katawan. Ito ay mga pagkain na may mataas na kaloris, asukal o taba na nakapagbibigay ng iba't ibang uri ng sakit sa ating katawan. Halimbawa nito ay ang mga sumusunod: soft drinks, junk foods, hot dogs, candy, burger, chocolate at marami pang iba. Ang palaging pagkain ng mga ito ay nakapagdudulot ng iba't ibang karamdaman o sakit gaya ng high blood, diabetes, mataas na kolesterol, sakit sa puso, maagang pagkasira ng ngipin at iba pa.
Kapag palaging masustansya ang kinakain ng isang bata at kumakain sa tamang oras, may iiwasan ang pagkakaroon ng sakit kagaya ng nabanggit natin kanina. Kailangan din nating uminom ng 8 basong tubig araw-araw para makatulong sa pag-digest at pag-distribute ng bitamin at mineral na nanggagaling sa ating kinain. Sabi nga ng kasabihan, ang kalusugan ay kayamanan, kaya dapat nating pangalagaan ang ating katawan sa pamamagitan ng pagkain ng masustansya. Pag-inom ng maraming tubig at mag-ehersisyo araw-araw. Diyan nagtatapos ang ating talakayan tungkol sa mga masusustansya at di masusustansyang pagkain. Ngayon, sa inyong activity sheet o gawain pagkatuto ay meron kayong sasagutin. Narito ang mga panuto na dapat ninyong sundin upang masagot ninyo ng tama ang inyong gawain. Isagawa ang hinihingi ng gawain sa bahaging pamamaraan. Isulat ng maayos ang mga sagot ayon sa mga panuto. Pagkatapos nito, ay kailangang may ipapasa kayong output. Yan ang tungkol sa masusustansya at di masusustansyang pagkain. Umaasa ko na naintindihan ninyo ang tungkol dito. Maraming salamat sa iyong pagkikinig at hanggang sa muli.